morning mga be, it's my last day here in Baguio and grabe ang inilinis sa aking Airbnb. Ang daming mga matatanda pag-agri. Mga be, may mga natutulog pa. Reklamahan. So anyway, yes, this is my outfit. Naka-all black na rin. Ito na rin kasi yung sinuod ko para comfy pa-uwi mamaya. And this is my makeup. Ang saya mag-makeup dito kasi hindi nahuhulas be. Parang, hindi po gusto. At ang fresh ko. Anjubis pala ang fresh. Parang dami mo nang nagawa. The makeup is still there. Because of the... narinig niyo. Of the freshness of the air. Dapat laging ganyan. Anjubis. Turtleneck pa mo. So yeah, half day lang ako mag-ikot. More on ano lang ako, chill ikot and bypassalubong. So, sisimba muna tayo doon sa cathedral dahil maganda daw din doon. And yun, syempre, thank the Lord for everything that we have received this year and for the 31 years of my life. And yun, the session road, walk pa sa lubong. So, let's go!
Hi mga be, tingnan nyo, oily na ako. Ibig sabihin, nandito na ako sa Pilipinas. I mean, nandito na ako sa Laguna ulit. Yes, hindi ko na i-close kasi yung vlog ko sa Baguio. At ako'y na-busy na nun. Parang sinulit ko kasi yung remaining hours ko doon. So, hindi na ako nakapag-vlog masyado. So, yeah, sulit na sulit. Grabe. Parang 3 days, 2 days, ganun. Pero ang dami kong nagawa. Parang lahat naman ng plans ko nagawa ko. Tapos may mga hindi pa ako plan na nagawa ko. Ang tawag doon? Strategic planning. So, I'm very happy with the first solo birthday. At nandito na ako sa Laguna. Ang gulo-gulo ng apartment ko. Maglilinis na ako. Ang dami kong natutuhan doon sa tatlong araw na yun. Na first time kong mag-travel na mag-isa. Though, I'm thankful dahil sinamahan ako dun nung second day dun sa ibang mga lugar ni Weng. Si Weng ay dati kong office mate sa STII. So, nakalimutan ko rin or nawala sa isip ko na taga dun nga pala siya. So, nag-replyan lang kami sa story. Tapos, nag-offer siya na samahan ako. Tapos ako naman, I don't mind. Kasi, nung mga, actually, nung mga umpisa-umpisa, sabi ko, parang natutuyuan ako ng laway dito at wala akong kausap. Ganon. So, sabi ko, sige, tayo tara. Tapos yun, magkasama na kami hanggang kinabukasan, sinamahan niya pa rin ako dun sa ibang places. So, ang dami ko natutunan, mas nakalala ko yung sarili ko. Oh, dami eh, 2 days lang. At ang conclusion ko, hindi ako masyadong pang solo travel. Parang pang friends pa rin ako. Parang kailangan may kasama pa rin. Or may kausap, or may meet ako dun, or may time, yung alone time part lang yun ng travel, pero hindi talaga totally alone the entire time. Parang ganun. Kaya lang yung mga travel buddies kung mga nagsiasawahan na. Ganun. Pero yes, marami pa naman tayong mga friends at join. Ayoko ng joiners eh, kasi parang eh di wala naman din tayong magagawa pala. Kundi pag solo travel na lang po talaga. Sorry. Hindi, na-enjoy ko siya. So, kaya ko pala naman. Pero, mas masaya pag may kasama. So, yun. Ganda ng Baguio. Ngayon ko lang siya na-appreciate talaga. Parang pangatlong beses ko na nakapunta doon ng talagang tour. Yung una ay high school pa ako. Pangalawa, sobrang one day lang. Hindi pa ilang hours lang. Tapos, mga daan-daan lang kakain lang pag nagpupulag. Yun, tapos yun talaga yung nasulit ko, na dinamdam ko yung bawat sulok. Bawat sulok! Sa ngayon, iba din kapag may isip ka na, na binaligan mo siya. I love Baguio. Siguro, babalik ako ulit. Parang ganun. Or favorite ko siya. Tapos okay din na solo. Kasi, okay ang solo sa Baguio. Kasi safe, tapos walkable, ganyan. Ay. Balik na naman, nagtrabaho na naman tayo today. Salamat po pala sa mga bumati sa akin, sa lahat ng mga may pagka-surprise and all. So yeah, that's it for my birthday vlog, birthday video. At maglilinis na ako din sa apartment at napakagabok. Napakahagard ko. Oh, tara. Ay. Lala pa morte. Ang dami kong ginagawa.